Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipinapanalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na olibo, sa tabi ng templo ang aking katulad. Nagtitiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pagpapasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Magsitayo na po ang lahat. Kristo ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit, sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Father. Alam niyo po mga kapatid, isa sa pinagpapasalamat ng ating simbahan araw-araw ay yung pong patuloy na pagsisimba rin, hindi lamang ng mga malapit dito sa simbahan ng Quiapo, kundi maging doon sa mga nanggagaling pa sa malalayong lugar. Hindi ko makakalimutan, bago-bago pa lang ako dito noon, pagkatapos ng isang 5 a.m. na misa, may lumapit sa akin at ang sabi niya, "Father, i-bless mo naman kami, galing pa kaming Isabela." Kaya makikita ho ninyo ang debosyon ng ating poong Nazareno ay hindi lang dito sa Maynila, hindi lang dito sa Pilipinas, buong mundo. At yun ay dahil sa napakalaking patunay lamang na buhay ang Panginoon sa buhay ng tao, hindi lang ng mga Pilipino, hindi lang dito sa bansa natin. Nung kami ay nag-aaral sa seminaryo, araw-araw, ipinagtataka ko po ito, araw-araw, taon-taon, naglilipatan kami ng kwarto. So, 10 taon ako sa seminaryo. Ang pinagtataka namin, hindi naman kami lumilipat ng ibang seminaryo. Ba't kailangan namin maglipatan taon-taon? So, ililipat namin yung gamit namin, yung damit namin, taon-taon. Hanggang sa nung ako'y naging pare, doon ko mas higit na natutunan ang kahulugan ng buhay na pinapasok ko. Sapagkat ang bawat pare, kahit hindi kami opisyal na misyonero, ay misyonero. At I think hindi lang kaming mga pare. Lahat tayo, bilang mga binyagang Kristiyano, ay misyonero. Pag sinabing misyonero, hindi ka lamang sa iisang lugar. Kaya pag narinig natin, misyonero yan, palipat-lipat. Nag-iikot-ikot yan. Kagaya ni San Pablo, sa unang pagbasa, narinig natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto o Colossas.
Maririnig natin na si San Pablo, maraming pinuntahang lugar. Corinto, Colossas, at iba't ibang lugar ang kanyang pinuntahan. Ganon din si Kristo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin pagkatapos pagalingin ni Kristo, yung biyanan ni Pedro, yung maraming may sakit, ano ang sabi sa kanya ng mga tao? Panginoon, dito ka na lang. Dito ka na lang muna. Ngunit ano ang sagot ni Kristo? Hindi pwede. Sapagkat kailangan ko ring pumunta sa ibang lugar upang ipahayag ang mabuting balita. Yun ang puso ng misyonero. Hindi lamang para sa iisang lugar. Hindi lamang para sa iisang grupo, sa iisang tao. At dapat ang kabutihan natin, ganun din. Hindi ka lang mabuti sa mga taong mabuti sa iyo. Hindi ka lang mabuti sa mga taong kaano-ano mo, kadugo mo, kagrupo mo. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong maging misyonero. Handa tayong magbigay din ng mabuting balita. Pag sinabing mabuting balita, hindi lamang itong aking binabasa. Hindi lang yung binabasa mong Biblia. Ang mabuting balita ay ang ating mabuti at tamang ginagawa araw-araw sa buhay. Yun ang sinasabi ni Kristo. Kailangan ko rin pumunta sa ibang lugar upang pagalingin din sila, pakainin din sila, palayain din sila, turuan din sila. At nawa mga kapatid, maging katulad tayo ni Kristong may puso ng misyonero. Sa pagkapatuloy ng ating misa mga kapatid, araw-araw, ihanda natin ang ating sarili sapagkat araw-araw, dadalihin tayo ng Diyos. Hindi lamang sa mga lugar na gusto natin. Hindi lamang sa mga taong gusto tayo. Kundi dadalhin tayo ni Kristo sa kung saan, sa kung kanino dapat nating ibigay ang ating kabutihan, ang ating panalangin. Huwag kang matakot at madamot na maging mabuting balita saan man o kanino man. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat na may sakit o sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal. Ang ating pong itutugon, banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang simbahan naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busigin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus,
Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kababayan nating biktima ng mga bagyo sa ating bansa, ang mga nawala ng bahay at kabuhayan, ang mga kapatid nating wala pa rin maayos na makain at tirahan, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit at matatanda, at ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, bantayan mo po ang iyong pamilya, iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may mangunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kristong kuya ko, ako.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na September 7, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo ay labis na nagpapasalamat sa pagsisimba po ninyo at higit sa lahat sa patuloy niyong pagbibigay ng tulong suporta sa ating simbahan. Ang inyo pong mga pinansyal na tulong ay sa ating pong Parish Office, Finance Office lamang po ibibigay. Tayo po ay tumutulong sa pamamagitan ng inyong mga bigay na pinansyal na tulong sa mga estudyante, may sakit, nasa ospital, ang mga ilang namamatayan, at iba pa pong mga kapatid nating nangangailangan ng pinansyal na tulong din sa abot ng ating makakaya. Yung pong mga in-kind donations doon po sa ating Benedict Building, nandun po yung ating social service at ang ating relief offices. Yung pong mga bigas, delata, noodles, kape, malinis na tubig at sabon, yan po ang ginagamit natin hindi lang kapag may kalamidad, kundi sa mga iba't ibang pamayanan, parokya, dito sa Maynila at maging sa probinsya. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng mga gawain at pagtulong na ito. Salamat, ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal